Padre, en la mano, en el Espíritu Santo, sumino, alma, y no. Mapa, ti, padecía, en la vida, en la sala, en la copia. Minamano, po, sana, la batería, en dos. Hace, y no, en la copia. En el barco, en la casa, se hizo, se hizo, se hizo. En sábado, en la copia. Kaya sinasabi ko sa Panginoon ko ni Maria, sa lahat ng mga may mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo, kailangan sa Panginoon ng ating Diyos. Tawarin tayo ng mga pangyayari ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patupayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Panginoon, tawarin ko. Kristo, tawarin ko. Panginoon, kawalan. Ang madaming magkakagayan ang pananampalataya pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong maaaring namin ang iyong mga kaugusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat paminaman. Sa pamagitan niya sa muli sa kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa rahim ni Abraham at kanilang salipinigayon. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa ay pinirangan niya. Ang sabihin ngayon ng piso ng Israel ay tuloy na siyang nabuwal. Hindi, ngunit dahil sa pagkapiso ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, umabot sa mga nagpilang kaligtasan nang sa gayon malimulo sa mga ito, Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan, at ang kanilang pagkabiglo ay nakabuti sa mga hindi, gaano pa kaya ang pagkabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang liwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong mga sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuan bilang ng mga Gentile. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ng ako. At ito ang magiging lupat ko sa kanila. Pag-inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hindi ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghira, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawa. Ang salita ng Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang kalikod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang kalikod. Mapalad ang mga tao tumatanggap ng pangarap. Silang sayo'y tumatanggap ng tulo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng sakit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa buhay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang kalikod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matumid ang ganap na natarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat at pamumuhay. Ang apoy pinatalikod sa kanyang hirang lingkod. Ano kaya mangyayari kung di ako natulungan?
itong aking Panginoon, marahil ang aking buhay, tahimik lang maniigil kasama ng mga pakal. Kapag aking nagulit ng ang paako'y dumudulas dahil sa pag-ibig mo, o Diyos, ako'y tumatapat. Ang buhay ni Kaanipo sa kanyang hirangan ito. Tumayo po tayo para sa Ebanghelyo. Aleluya, aleluya. Sabi ni Jesus na mahal, dahil niyo ang aking kasan, kaamuan ko'y tulala. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw na kami nasa sinanyang kumain sa bahay ng isang pinuno, dahil mga marasayo at pinanglayan nila ang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inalihaan niya ang mga upuko ang nakaraan sa mga piling panakuhan. Kaya sinabi niya sa ang kalinagang ito, kapag inaanyan na niluman sa isang kasal na huwag mo pipiliin ang taong upuhan, baka may inaanyan lalong tanyag niya sa iyo at talagin kang nagaanyayan sa iyong dalawa sa sabihin sa inyo, maaaring maibigay ninyo ang buwang yan sa taong ito. Sa gayong mababayaran ko malalagay sa pinakabang upuhan. Ang mabuti, kapag inaanyan ka kung kamaupo sa pinakaabang upuhan, sapagat malapit paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, ginikas mag-isera, sa kayo'y magbibigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga manahuli. Sapagat ang nagpapataas ay ibababa at ang nagpapababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi na po bago sa ating pandinig ang mga salitang tinura ng Pagkapal. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Bahagi ito ng pagtuto namin sa panawagan ng Pagkapal ay ang kababaan ng kalooban na kundusin po yung ating patron ng isang martir ay isa sa mga halimbawa ng nabanggit na kaisipan ang kanyang buhay ay puno ng kababaan ng kalooban. Hindi lamang siguro dahil sa yun yung sitwasyon na kanyang pinabibilang. Pero bahagi rin po ng isang tawagin po natin ay ang pagdalagyan ng kanyang kalooban. Siguro nyo sa mga nasabi na kasi nung panahon naman yun talagang kapag ikaw ay mula ko ay hindi ka talagang pwedeng maging pumasok sa buhay kong sagrado. Kaya nga ang tawag ko ng isang martir ay yung tinatawag natin ay third order lay followers. Nung una ako, hindi ang uso yung mga tinatawag natin lay followers. Yung third order, lay development na lamang ang third order. Kung isan nyo na lamang yung binabalik
Pero ibig sabihin, tayo mo sabihin siguro na gano'n yung sitwasyon na pinapibilangan, gawa ng pangalan ng kanyang pagkasilang sa pinitig na ito. Pero kung wala yung elemento na kababaan mo, pwedeng sabihin na lang yung isang pagkina, ayaw ko na ganun. Hindi naman pala ako magiging Dominican brother. Kasi later on, tsaka na lang siya tinanggap on his old age. Tsaka lang siya tinanggap. Ang tawagin natin ay as bilang magpapakita ng maliwanag na pagkilos sa kanyang pamumuhay, pero ibig sabihin, it was not been given as a right rather than a privilege. So, kaya sabi nga natin, kaya ganyan yung sisang matin sa paggawa ng kanyang sitwasyon. Hindi o. Maaari gawa ka ng kanyang sitwasyon, pero kung talagang wala po yung elemento ng kababaan ng dalawa, sabi mo nga, pwede siyang malis. Pwede niyang sabi na, ayaw ko na gano'n. Hindi naman ako magiging kabahagi ng kabatiran. Hindi na ako yung maglilingkod. Pero nakita ko natin yung tunay na kababaan ng kalooban. Isang pagiging bonus na ano, hindi dahil sumasahan ng posisyon o ng karamanan o even ng an acknowledgement, ng even ng acknowledgement na kung saan ay yung kanyang sa puso. Although, of course, ay tinanggap niya ng galak yung karangalan na siya ay magkapit bilang bahagi ng kapatiran. Pero ibig sabihin ay naroon sa kanyang damdamin yung tinatawag natin na kababaan ng kalakaban. So, ganun din po yung sinasabi ni Jesus. Huwag mong kunin yung mga lugar na ibinibigay sa mga mararangal. Kasi baka mamaya hindi para sa iyo. Pumunta ka doon sa pinakabakuan. Without the inkling na ikaw yung ilalagay sa unahan. Pero kung kahit na ikaw ay maging bahagi ang ilalagay sa unahan, then good. Pero kung ikaw naman ay hindi ilalagay sa unahan, ay huwag kang manghinaya. So kaya ko yung sabihin ay sabi nga ako sa pamantay, mayroong nasa spotlight, mayroong nasa limelight. Hindi na ako parang nasa limelight. Hindi na bagay na hindi tayo pinapalakpakan. Hindi yung pinararangalan. Ang malagay mo, tayo yung kumikilos. Tayo yung imin na kung saan ay tumutugod sa panawagan na yung pinapahiwagin ng buong megapal sa kanyang uwasan. At yun yung pinakailangan ng natin. Pinakailangan ng natin. Sabagal, kung isin po sa mga kapalaman na ito, bagaman ang pinanais natin na bakit ba yung mga tinatawag ng mga role models, yung sabi na natin, hindi na pinakailangan natin yung mga nagtatang yung aming magagandang ginawa
sa daigdig ko. Hayaan natin na tayo ngayon maging modelo ng kababaan ng kalokohan. Pero, bukas ng aming kaisipan at ang aming puso sa patuloy na pagbibig ko. Bakit? Dahil ang higit namin mahalaga ay hindi yung ganting para ng taiting nito. Ngunit ang higit namin mahalaga ng ganting para sa lahat. Yun. Ang higit namin na makikita na makaging bahagyo ng ating pagkilos sa taiting nito. So, paano natin ito hindi na nakikita? Magpasalamat tayo sa pagkakataon na ibinigay sa ating Diyos ng mga pagliklot. Magpasalamat din po tayo. Ito yung mga lawang pagliklot. Magpasalamat din po tayo. If our works were not recognized, may mabigyan yung pangalawa. Magpasalamat ka, hindi ko na kinikilala. Magpasalamat ka na ay you are not existent. Parang hindi ka nabubuhay sa daigdig nito. Parang hindi ka nila pinapansin. Sinasabi ng Jesus, magpasalamat ka pa rin kasi bahagi yun ang kababaan ng kaloob. Only few people to do that. Kami lamang yung mga tumutukon sa panawa ng Jesus ang makapagawa ko ng bari. Kasi ang bahagi yun ang pagkatao ng isang tao ay magagawin na hindi mo ako kinikilala. Bakit hindi mo ako kinikilala? Yun yung pamantayo ng tao. Human. Yun ang pagiging tao. To be recognized. Although, we should not fail people, or we should not fail others to recognize. No? Lalo-lalo na ako sa mga pagkilos na ginagawa. Pero, kung sakali man ang mahilagay tayo sa sitwasyon, na hindi tayo ang ma-recognize, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Sabagat, alam natin ay in due time tayo ay ma-recognize doon sa kanyang kaharian sa lahat. And that what counts most. At yun po yung hindi natin pahalagahan. Magpasalamat tayo kung yung ating mga paghihirap at pagkasimikan ay hindi kinikilala ng tao. Ibig sabihin, we have come to the threshold of humility.
Manalangin niyo mga kapatid ko kapag maghahari namin sa Diyos ng Diyos ang ang mga kapatid. Para sa panalangin ng maligid ng may magali ng maaaring pinalang ng sakit. Para sa mga kaluluwa nila, parto, ahinto, barbatino, pinas, gabinino, alvarez, union, liberes, ayam alvarez, angila, alvarez, matindi alvarez. Bukod mong pinagpalang maging namin sa Kristo, mahamulay ng kukuli na tatagap sa iyo. Ikaw ang umuwan ng maraming lakilang bagay, ikaw ang hilingan sa lahat ay umuwan. Hilingan mo mahal at pinagin ang mga pangalimin na iyo, pinigyan ng kukuli kung balikan sa nangkong manunubos namin. Kaya kayo sa alam ng mga anghel, na nagisilagay ng mapuli sa iyo ng walang mumpayo sa kalangitan. Kami nagkukuli sa iyo. Katawan na inyayang ito para sa'yo.
Ngayon din naman ang matapos sa kaputang ginawa kanya ang kalis. Muli kanya ang binasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyo ninyong lahat ng pag-inumin ko ang kalis ng aking dugo ng bago at mula kong ganipan. Ang aming dugo at ay pupuhos para sa inyo ang para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Tingnan na rin Diyos sa ating mga sama patuloy na kami para sa ating kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala nga rin na nabigyan na tinamalo ng pagkakaayon ng iba pang ligtas namin si Jesus Christ. Panginoon, isa ko yung sinabi ko sa inyo mga gusto ng kapayapaan ng Diyos sa inyo, ng anong kapayapaan ng binibigay ko sa inyo. Tumayan mo nga ng pananampalataya, huwag nga ng mga patakasan. Pagkalooban ko kami ng kapayapaan na kayo sa inyo sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, mga kasama ng mga. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dahil ng Diyos. Magbigay kayo ng kapayapaan sa inyo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inahanian sa piging ng Kordero. Panalangin kay San Martin. San Martin ni Porres, ikaw na palagi ang ipinalang hati sa mga mahihirap at mga nagpindira, ay pinagkakatawalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo at tulungan mo kami itulog sa mga pangyayari ng Diyos. Ang aming kahihilan, ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos, ay humihigayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan
pagkakataon kami nagsusumama upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nagubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya na ng Diyos, ibunong mo sa pagkalang mga dama na ipagkaroon sa amin ang kalusugan, ang kaluluwa at katawan. Ama namin na pagmahal, maging tumos na mga aming pagkinaman sa pinanggap namin sa piging mong banal. Huwag ang aming minahal ng lantaran na isa na aming mapagtangunan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng lahat. Amen. Sa inyo ang Panginoon at sa inyo. Magpalagay kayo ng mga pagyayari Diyos Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mayo-mayo, taglay ang pag-ibig ni Jesus Christ. Salamat sa Diyos. Salamat. Amen. Amen. Siempre cada vez.